Welcome ulit sa aking YouTube channel. Ngayong araw na to ay ang gagawin ko ay papakita ko sa inyo ang mga jackets na ginagawa ko ngayon. Medyo naging busy kasi ako ngayon kaya hindi ako maka post ng mga videos ko nung mga travel na ginagawa namin ng mga kaibigan ko, yung pag-aakit-akit ng bundok, and wala pa akong maisip na mga DIY para sa aking buhok kasi nag-umpisa talaga yung channel ko. Ang mga pinopost ko ay tungkol sa aking buhok. So, sahil sa ngayon, parang gagawin ko, habang ginagawa ko yung mga jackets, yun na lang ang ipopost kong video para ma-share ko naman sa inyo ang mga ginagawa ko. Ang natutunan ko lang pala yung pag-post, ay pag natutunan ko lang pala yung pag-paint dahil din sa mapanood ko ng YouTube, and ito yung una kong ginawa. And then, pinost ko siya sa Facebook and nagkaroon ako ng mga friends na sinishare nila and nagkaroon ako ng clients. So ngayon, meron akong pinaghahandaan na isang show na ako yung gagawa ng mga jackets nila. So ipapakita ko ngayon sa inyo yung mga natapos ko na at yung tatapusin ko pang jackets. So uunahin ko to kasi ito, nagawan ko na rin to ng video and naipost ko na rin siya dito. So isa to sa mga ginagawa ko. Yan. Ito din. Ito dalawang version ang gagawin ko nito. So ito tapos na. Yung isa, ito yung ipapakita ko ngayon. Itong Manila. Dalawa din yung gagawin ko nito. Ito yung isa, hindi pa siya tapos. Ginawa ko to ng video nakaraan and nabura ko siya, so hindi ko naman mauulit na kasi nagawa ko na siya. Yung isa na lang yung gagawin ko. Meron din akong mga patch. Dinikit ko siya, tapos tinahi ko din. Yan. So ito kasi hindi to order sa akin eh. Pinag-iisipan ko kung ito yung ibibigay ko pag nakuha ko na yung aking banana or at saka itong napaka-cute na Sailor Moon. Kaya lang small tong Sailor Moon na to eh. Yan. So pinag-iisipan ko tong dalawa na ito yung ibibigay ko at saka kung lalaki yung mabubunot, meron akong isang jacket na tatapusin para sa pag-giveaway ko. Share ko lang din tong birthday gift ko to sa kapatid ko. Medyo natanggal na kasi hindi ko natahi to, hindi ko din na-plan siya ng maayos. So customized talaga siya. So sa ngayon, ito yung tatapusin ko. Ang kulang na lang naman nito eh background, parang graffiti style naman yung fashion show na gagawin ko para sa mga yung jacket na para sa fashion show. So ang kinagandahan kasi pag abstract graffiti, parang kung ano lang yung lumalabas sa utak mo, kung ano yung naiisip mo, hayaan mo lang yung kamay mong gawin yun. Ay, hindi ako expert pagdating sa painting or so sa art. Basta lahat lang ng mga natutunan ko dito sa YouTube, ina-apply ko, pinagtagpi-tagpi ko. And meron naman nabubudol minsan, nagkakagusto sila. So, ito, sana di ko alam kung ano magiging resulta nito. Kasi yung isa, ipapakita ko. So, ito yung isang version niya. Yan. So, ito. Yan. Ito naman, ito yung inspired inspired design and ito yung nagawa ko. Nakakatuwa nito kasi nagpunta ako sa Okayukayan and nakita ko yung isang t-shirt na meron nito. So ang ginawa ko, binili ko siya worth 20 pesos lang yung
t-shirt na yon. And yan, imbis na i-paint ko yung star, ang ginawa ko, nagpaalam ako kung okay lang ba na yun ang gamitin ko. And pumayag naman siya, and ito yung kinalabasan niya. So maganda to pag gabi kasi talagang kumikinang siya. Dito lang ako nagpipaint, kaya kung nakikita nyo, merong mga spray paint, may mga talsik-talsik. Kasi abang nanonood ako ng TV dito sa baba, dito ko ginagawa yung aking pagpipaint. So, ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung mga paint na ginamit ko at yung mga brand. So, ito yung mga paint na ginagamit ko. Iba-iba yung prices na ito, depende sa brand. Nabili ko ito lahat sa National Bookstore and meron sa Shopee. Mas mura po pag bibili ka sa Shopee, kaya lang tinataga ka minsan sa delivery fee kasi mas mahal pa yung delivery fee pag compare sa price ng paint na bibilihin mo. So, mas maganda talaga pag bibili ka sa Shopee, maramihan. Pero ako madalas talaga sa National kasi pag biglaang nauubat, naubusan ako ng aking paint and tatakbo lang ako sa National. So, iba-ibang price. So, usually ang binibili ko yung mga basic colors lang kasi minimix ko lang naman sila. So, ang pinakamahalaga para sa akin ay yung white, super white. Kasi pang prime ko talaga is white kasi bago ko pinipaint yung design, pinaprime ko muna ng white. Then, black, isa din sa mahalagang black. Eh, ito, mas mura kasi ito compare sa gantong brand. Medyo mahal kasi ito eh. Then, meron din akong mga ganito. Yan. Ang price na ito mag-start sa 50 hanggang 120. Depende sa kulay. So, pag ginagawa ko kasi sa skin tone, minimix ko lang kadalasan is white and red and yellow. And ang dami, meron din akong ganito, meron din akong sa ngayon kasi sa mga graffiti style ko, gumagamit ako ngayon ng paintbrush. Pinili ko to sa Divisoria, 185 isang ganito, pero dahil bumili ako ng 6, binigyan lang 145. Pag bibilhin mo to sa mga hardware, umaabot ng 200, pag mga neon colors, yan. Pero yung meron namang mabibiling na nasa 100 lang din, depende sa brand and depende sa color na bibilhin mo. So ito 6 yung mga binili ko kasi mga neon colors to, ito neon green, ito lemon, meron ding orange, lahat to neon colors. And pagdating naman sa brush, actually matagal na tong brush ko eh, dapat magpalit na ako kasi hindi ko masyadong nahalagaan. Lahat to binili ko sa National lang din. So kung ikaw naman din ay mahilig sa art, mag-comment ka lang at puntahan kita para parehas tayong may matutunan. Bye.
na i-hit mo yung notification bell para na-notify ka every time may mga bago akong video. And comment na lang din kung may mga gusto kayong itanong at gusto pa yung ituro sa akin, kasi nag-aaral pa rin naman ako sa painting na napakalayo ko pa para maging modeling. So, sabay-sabay tayong matuto at magtulungan tayo.